So welcome back na naman mga boss sa pinabagong video natin. For this video, magbibigay ako ng actually yung napili ko dito is top 3 or tatlong washing machine lang na inverter. Yung pinakamabenta talaga yung sa market. At least malalaman nyo kung ano yung pinakamabentang tatlong brand saka model sa market. So, siyempre, bago po natin simulan ang ating discussion regarding dito sa top 3 washing machine, so magpapakilala muna ako. So, bali ako nga po pala si Ricky, sample product specialist. So, ako po yung nagtatrabaho sa isang maling kumpanya ng appliances dito sa Pilipinas. So, dito hindi po tayo professional, hindi po ako engineer. So, pagpasyensya nyo na kung may nababanggit akong isang mali. So, correct me if I'm wrong. So, pwede kayo mag-comment down below sa baba. Gagawin natin sariling video at i-upload natin sa YouTube para at least ma-features kayo sa aking YouTube channel. So, siyempre, bago natin simulan ang ating discussion, mag-i-intro muna tayo. Intro! So, yun lang intro natin, basic na basic. Diba? Direct to the point na kagad tayo. So, disclaimer lang po mga boss, bali unang-una po, yung babanggitin ko ditong brand is hindi po ako bayad nito. So, lalong-lalo na po sa kumpanya ko dito sa pinagtatrabuhan ko, hindi nila ako pinayabayaran para mag-discuss regarding sa ganito. So, ito is my based on my own opinion. So, para sa akin lang to. Pero isi-share ko lang sa inyo gawa ng ito talaga yung madalas kong mabenta sa market. At actually, ito yung hinahanap talaga ng mga ibang consumer. So, yung mga hindi pa nakakaalam, mas maganda malaman nyo to kasi at least makatulong din siya. Pero nasa sa inyo po. So, doon sa mga brand na hindi ko mababanggit is magpasensya nyo na po kasi actually top 3 lang kasi ang napili ko dito regarding pa sa ganitong modelo. At alam ko ito kasi yung pinaka maganda rin. Pero based on my opinion. So, nasa sa inyo pa rin po yan kung magugustuhan yung brand na to or kayo po bahala. So, pagpasensya nyo na kung wala yung brand na gusto nyo dito. So dito, nireview ko rin to. Actually, nag-research din ako. Tapos syempre sa experience kasi yung modelo na to, last year model naman to. So actually, ang dami talagang bumibili nito. Saka marami talagang naghahanap. Saka maganda performance nito ayon sa mga feedback namin sa consumer. So okay talaga to. So dito yung top 3, yung tatlong brand na babanggitin ko na top load washing machine na inverter. Is in any order to, so para walang sama ng log, in any order to, so kahit nung nauna or pangalawa or pangatlo, so walang ano to, kaya nalang mag-base kung ano yung mas bet nyo or mas gusto nyo or pasok sa budget nyo or pasok yung specs sa na gusto nyo, is kayo po bahala. So yung unang-una po babanggitin natin ditong brand na isa sa hinahanap talaga ng mga consumer, ng customer natin, kilalang-kilalang ito is si Panasonic brand, which is Japan brand to. Yung model nito is yung NAF-B85X1HRM, which is ito yung 8.5 top load washing machine na inverter. So ito talagang hinahanap to sa market ng mga consumer natin kasi actually maganda performance nito. Ito yung tinatawag na TD inverter, BLDC motor to, so brushless direct current yung ginagawa niyang yung kanyang motor. Tapos gumagamit dito ng technology na water bazooka. So ano ba yung water bazooka? Ito kasi yung parang may water flow na malakas yung agos ng tubig doon pabagsak sa damit nyo. Kaya napipenetrate talaga actually yung mga damit natin doon sa top load washing machine. Tapos yung maganda dito is hydraulic din yung kanyang takip. So meaning to say kahit na accidenting na topic nyo yung kanyang takip is dahan-dahan po siya nagsasara. Yung po yung hydraulic po yung ano niya, yung pinakapinto po. Tapos medyo malaki yung drum nito, tapos mas wide, mas malaki, so mas okay maglagay dito ng mga malalaking kumot or bedsheet or bed cover po. Yun nga lang ang ano nito, medyo bulky siya. So kung medyo spacious kayo or gusto niyo ng space na hindi ganoon kalaki, so malaki yung ano na to. So take note po, ilalagay ko yung description na nasa baba po, ilalagay ko yung pinaka specs nito, yung description nito, ibig yung sukat niya. Ilalagay ko sa baba, pasilit na ng description sa baba. So, ilalagay ko lahat doon. Tapos, meron itong tinatawag ng stain master. So, ito yung nag-generate ng bula. Maraming bula para at least mas malabhan ng mas maigi yung inyong damit. So, yung stain master, yung tinatawag nila. So, ito yung mga maririnig basta si Panasonic brand ang hinahanap mo. Tapos yung ano nito is yung back panel. So yung pindutan nito is yung nasa bandang taas. So yung sinasabi nila dito is mas okay daw yun kasi hindi nababasa po. Pero ako tatanungin, actually wala namang masyadong issue yun. Kasi kahit nasarap yung panel mo is kahit mabasa yun, actually waterproof yung mga yan. Huwag lang po yung matuktok or matusok.
yun talaga ikakasira niyo po yung natusok niyan. Pero yun po yun. So kung fanatic kayo ni Panasonic, so ito yung para sa inyo talaga, or yung sa mga ano. So hinahanap to 8.5 yung NAFD 85X1 HRM. So 8.5 kilogram na inverter. Tapos yun, kung nagtatanong kayo sa kanyang warranty, so yung warranty nito is 1 year person service. Tapos since naka-inverter to, ang warranty ng motor niya is 12 years warranty. So napakagandang offer niya, 1 year person service, 12 years sa kanyang motor. Tapos syempre, malilimutan ba natin yung SRP nito? So syempre, yung presyo natin dito is 22,200 yung SRP niya. Pero kung sa amin kasi, nabibigay ito ng 17,600 for cash payment lang po yun. So yun po, si Panasonic na model. Tapos yung pangalawa dito is, syempre, kilalang-kilalan nyo to, si Samsung po. Samsung is a Korean brand. Yung model nito is yung WA80T. 5160WW. So 8 kilogram to na. So pag sinabing Samsung, maririnig niyo naman po dito is yung digital inverter technology nila. Tapos syempre yung wobble technology, tapos yung hydraulic din naman yung kanyang takip, tapos maririnig mo din dito yung diamond drum, tapos yung mas malaki rin to. So malaki yung drum nito, medyo bulky din. So naghahanap ko ng space. Kung malawak naman yung space, okay sa inyo to, kasyang-kasya to. So ilalagay ko rin yung specs nito sa description sa baba. So pasilip na lang po. So yun, dito naman kay Samsung, pagka yung inaano nila is yung wobble technology. So pag naglalaba to is maganda to kasi actually talaga pumapailalim yung mga labahan nyo. Kasi iba yung design ng kanyang drop, ng kanyang pulsator. So, parang may dalang roller doon na pumapailalim. So yun yung technology na, yun yung maririnig mo niya. Wobble technology, si Samsung yun. Tapos yung drum na ito is yung talaga ng diamond drum. Yung design is yung parang diamond na mas gentle sa damit. Ayun yung anak natin dyan. Tapos yung takip niya is hydraulic din. So yun, maraming bumibili sa amin ito, yung modelo na to. So kung fanatic kayo ni Samsung, actually, yung mga sa hindi pa nakakaalam, so ito yung modelo na to is para sa inyo po to. Tapos syempre, yung warranty rin nito is 1 year parts and service. Tapos syempre, dun sa kanyang motor is 11 years yung warranty nito since naka-inverter siya. Yun po yun. Dito pala sa ano yung wattage nito, kasi since di ba inverter siya. So yung wattage nito nasa, hindi ko totally na kita to, pero kulang-kulang nasa 400 watts to, sa 450. Tapos yun dun pala sa Panasonic, alam ko halos same lang naman siya ni Samsung, nasa 400 yan or to 400 to 380 something ang wattage na. So dito naman yung kay Samsung, yung pinaka SRP nito is 22,995. So kung di ako nagkakamali, pagkakatanda ko, nabibigay sa amin ito nung nasa 18,000 sa cash. Hindi ko alam kung kaya pa ma-work out to. So ito yung mga best offer namin talaga hinahanap sa market. Tapos syempre yung last but not the least natin ay syempre si LG, isang Korean brand din, which is ito talaga yung tatlong brand na to is talaga namamayagpag sa larangan ng mga top load washing machine inverter. So kay LG naman is yung model niya ay yung T2308BS2W. Ayun po. So dito naman kay LG maririnig mo yung smart inverter, so LG yun, tapos yung turbo drum. Yung technology nila, yung hydraulic lid din, tapos may pre-wash, so ito yun. So ano naman yung smart inverter? So smart inverter technology, so basically BLDC motor din yung ginagamit niya. So ito yun. So dito kasi mas okay din yung ano ni LG smart inverter, kasi actually yung motor nito is may cover to na yung plastic, yung BMC, yung bulk molding compound, na hindi siya napapasok ng ipis or na ano ng insect or ng alikabok. So kasama sa specs nila to, mas okay yung motor nito. Tapos ayun, front panel nga lang siya. So yung Samsung saka Panasonic is back panel yon, nasa likod, bandang likod, nasa taas. Yung kay LG naman is yon, front panel siya. So iba sinasabi na babasa daw yon, nasisira. Pero basically ang tagal ko lang nagbebenta ng ganito, wala namang scenario ganun. So nasa sa inyo nila kung anong mas gusto nyo. Pero same naman yung waterproof yung mga yan. Ako yung kino-communicate kasi dito kay LG is yung turbo drum. So pag turbo drum kasi, ito yung pag naglalaba, hindi lang pulsator umiikot. Yung drum and pulsator, same sila umiikot in opposite direction.
So ito yung pinaka-highlighted din na nila specs pagdating sa washing machine. Tapos dito, mas okay dito yung kay LG kasi compact size actually yung mga naghahanap ng maliit na paglalagyan. Actually, ito yung model na mas maliit compared dun kay Panasonic sa Samsung. Mas maliit yung design niya. Ayun. So kung kailangan nyo lang naman mas maliit yan, mas masasuggest ko yung LG. Pero kung okay lang yung space, ay may paglalagyan kayo, go kayo dun sa mas malalaking item niyo. Sa mga bulky yung design. Ayun po. Tapos dito naman kay LG, yung warranty niya, since inverter naman, 1 year parts and service, tapos 10 years sa kanyang pinakamotor po. Yung service din yan. Tapos dito kay LG, yung presyo natin isa, 19,995. Kakatanda ko na ito, kaya bigay ito na nasa 15,000 to 16,000. Ano mo still, nung nakaraan kasi yung promotion nila sa 15,000. So, swerte natin kung yung promotion is ongoing pa rin ng ganong presyo. So, napakagandang deal nito. Ayun po yun. So, yun, basically kaya yung ibang brand, pasensya na. Actually, tatlo lang yung binanggit ko, Panasonic, Samsung, and then LG. Kasi actually, yun talaga yung hinahanap sa market. So, sorry sa mga ibang brand. Kasi sa ibang brand, kaya hindi ko binanggit. Kasi halos wala silang inverter na washing machine pagdating po sa 8 kilo. Kaya pasensya na kung may mga brand ko like Whirlpool or iba. Kasi dun sa store namin, wala pa kasing inverter yung mga brand na ganun. Even yung Sharp or iba. So, gagawa ako ng sariling video na mga sa non-inverter naman, ng mga washing machine. Pero yun, around 7 kilogram lang yung babanggitin ko na non-inverter yun. So doon maraming brand yun actually. Nasa 5 ata yung brand na i-discuss ko sa susunod yun. So, pero dito sa video na to, so kung naghahanap ko yun ng fully automatic, ay wait lang, yung sa LG pala ang wattage yun is actually, isa yung may pinakamababa, nasa 200 watts lang siya. So sobrang baba ng wattage niya actually. So napaka baba niya sa kuryente between dun sa dalawa. So, pero na, yung binanggit ko yun, si Samsung, Panasonic, si LG, yun talaga actually yung hinahanap sa market. Talagang mainit sila sa mata, marami talagang kumukuha nun. Saka inverter, tas yung presyo pa is panalo, tas mabababa sa kuryente. Yung brand naman is alam pagdating sa warranty, walang problema sa service nila. So yun yung marirecommend ko sa inyo. Yung mga iba dyan na may mga washing machine na ganito, okay po yung brand na yan. So, yung mga nagbabalak pong bumili ng washing machine, ng mga inverter, so, kung may budget naman, 8 kilo, mas okay na, mas malaki na yan. So, yung mga specs ng iba, ilalagay ko lang sa description sa baba. Pasilip na lang po. Tapos yung price, ilalagay ko na rin lang din. Tapos comment kayo sa baba kung may katanong ako yung iba regarding sa mga modelo na nabanggit ko. So, actually, basically, simpleng paliwanag lang naman yung ginagawa ko dito para at least magkaroon lang po kayo ng idea din sa washing machine kung ano, lalo ngayon magtatagulan na kung anong babagay sa inyo. So, kayo na lang mamili kung pwede nyo yung i-search din yung pinaka-specs na ito sa mga site nila. Pero ilalagay ko rin sa baba sa description ko. So, yun lamang po yung video natin para ngayon. So, sana may natutunan kayo, may natutunan po ako sa inyo. So, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi po ang updated ngayon sa mga bagong video natin ilalabas. Marami pa po yan regarding sa washing machine. Maraming salamat po. God bless. Peace.